you know. Pero di ba naman darating yun? Alam naman niyo sama sa kanta sa Misa. Pero alas sa umpisa na. Hindi ko maintindihan kung bakit iba ko ba sa yung ugali ng kakambal mo yan. Hey, Mama, kung pareho ugali namin, di wala rin kwenta, parang iisa lang anak ninyo. Hindi na bali. Hindi naman nasasakit ang ulo ko sa pag-alala. Ano, Mama, sabi siya darating yan eh. Hi, everybody. Oh, ang ganda ng mga regalo pinamili ko para sa inyo. Pero mamaya na buksan ha, pagkatapos ng misa. Tignan mo siya, Mama. Kung ilang linggo nagdaan, hinintay pa ang business ng Pasko bago namili. Kaya na pa nag-aalala siya, Mama. Hindi naman. Hi, Ma. Aba, mas exciting yata ang ganitong apurahan. Sarap tumawad. Para bang gusto na nilang pamigay lahat ng kanilang panindra? At sabihin mo, abala ka sa mga girlfriends mo, kaya hindi mo naasikasong pumimili. Eh, bakit ba naiinis? Kaya nga nagmamadali nga akong umuwi. Bakit? Tuloy na ba tayo si Misa? Tama na mga anak. Tito, mag-iis ka na. Huwag na, Mama. Ayos na ito. Eh, baka makastorbo lang kay Duro kung magbibihis pa ako. Eh, ikaw na nga huling dumating. Ikaw pa may gana magparinig. Ma, sandali lang ha. Mga kaibigan ko sila eh. Patutuloyin ko ha. O, yan na lang mga batang yan. Pasko naman ngayon eh. Eh, bakit hindi pa kaginagawa na naman? Eh, wala lang tayong oras upang mag-abala pa eh. Ito naman oh. Mama, mabuti pa. Mauna na ako sa simbahan. Susunod na naman ako. Baka mahuli ka sa misa. Hindi ho, akong bahala. Tsaka, Mama, misa lang sa 10 taon. Ha? So, bahala. Thank you. Rene, yun lang kuwatsi mong gamitin natin. Meron lang akong kunin sa loob. Oo, Mama. Maghintayin lang ako sa kotse. Ibig mo sabihin, hindi ka na nagsimba? Ma, hindi na pala kayo. Merry Christmas, Ma. And may have the best of the season. Sisa, tinatanong ka ng Mama. Ayaw ba tinatanong mo yung pagsisimba? Di ba, Lil, bukas na lang, maraming umisa. At saka, tignan mo naman, Ma. Tuwan-tuwa yung mga bata. Kaalis lang eh. Pinakain ko ng gusto. Naku, busog na busog. Enjoy na enjoy sila eh. Ewan ko ba kung bakit mo inaaksaya lang yung panahon sa mga batang yan. Eh, paano? Naaawa ako sa kanila eh. Siguro maintindihan ng Diyos kung bakit bukas pa magsisimba. Ngayon sa pa, gusto ko mabigyan ng konting kaligayan ng mga batang yan sa araw ng Pasko. Kalimutan na nga natin ang mga batang yan. Kaya nga pala, itong regalo ko sa inyo. Hindi ko na binalot sapagkat hindi naman bago. Ito naman ang sa'yo, Rene. Ang sing-sing na yan ay pamana pa sa akin ng iyong lola. At ibibigay mo naman sa babaeng mapili mong pakasalan. Salamat, Ma. Iingatan ko ito. At titiyakin kong ang babae magsusot ito ay karapat-dapat sa ating pangalan. Ito naman ay para sa'yo, Chico. Yan ay pamanap pa sa akin ng iyong lolo. Sa oras na lumagay ka sa tahimik, ang larawan ng iyong kabyak ang magigilaman ng lakit na yan. Salamat, Ma. Ang babae magsusot ang kwintas nito ay siya kumamahalin na rin. Isang bagay lamang hinihiling ko sa inyo. Kung pipili sana kayo na magiging kabyak, sama sa uri natin. Maaga kayong naiwan ng inyong papa, at kung ano man ang magiging kapalaran ninyo, ay sagutin ko sa kanya. Kailangan niyo pa ba sabihin yan? Siyempre naman hindi kami pipili ng alangan sa atin ng kami. Ikaw ay hindi ko inaalala, sapagkat kilala ko si Magda. Si Chito ang aking naalala. Mama naman, oh. Anong malay natin kung ano nakaguhit sa aking kapalaran? Ang kapalaran ay nagbabago. Tao pa rin ang nagpapasya. Kaya umaasa kung hindi mo ako bibiguin. Bakit yun ang pag-uusapan natin ni Paskong Pasko? Alam mo, Mama, nagugutom na ako. Eh, hindi lang kumain dahil nandun yung mga bata. Eh, mabuti pa, kumain na tayo, eh, di ba?
ano, Ma? Kumain na tayo. Pagkatapos, ipupunta ako si Magda. Baka naiinit na yun, eh. Siya nga, tayo na. Oh, come on. Don't be KJ. Alam mo, Pasko ngayon at ang lahat ay nagsasaya. Tama na. Pasado alas 12 na at tsaka nagarating na si Rina. Alam mo namang hindi ka na dapat abutan dito eh. Matatagal lang pa yun. Alam mo naman may pagkamamasboy si Rene. At saka hindi kakit paalis yun ang mama niya yun. Hirap na, Jeff. Mabuti na rin yung nag-iingat. Kanina nga tumawag sa telepono eh. Parang nagdaramdam eh. Dahil na hindi ko pagsama sa kanya sa pagsimba. Nakahalata ba? Alam mo, ang ginawa ko na lang dahilan eh, kasama ako sa akin siya. Pero kung aabot ang kanya dito... Siyempre, hindi ko pagkikita sa kanya. Ano, pabubo ko? O sige, mag-ayos ka na. At kailangan maging maganda ka mami yung pagharap mo sa kanya. Hmm? And don't forget, darling. Karinyo yung mabuti ngayong gabi si Rene. Nang sa ganun, eh maging masaya ang Pasko natin buhay. Okay? Yes. Hindi ba maaaring tapusin ko na ang ibig kong sabihin ay bakit si Rene pa? Marami naman diyang ibang lalaki. Kalimutan mo ang iniisip. Alalahanin mo ang malaki mamanayan ni Rene. Ewan ko, Jeff. Parang hindi ko siya kayang gusto. It's very good. Napakabuti niya sa akin. Look here, Magda. Si Rene'y mabuting negosyo para sa atin. Maliban doon, wala na. Ewan ko nga ba? Hindi sisigal niya ako sa mata eh. Para kung ibig matunaw. Napaka-innocent niya. Tiwalang-tiwala sa akin. Kanya naman, lalo na siyang dapat talaga. Sapagkat jackpot para sa atin si Rene. Teka nga. Baka ang kinikilos mo ngayon eh, may iba nang ibig sabihin. Huwag kang magkakamali mo ang sinang pumunta, sapagkat masasatanggal. Si Rene masalihan ang balon, at tayo nakikisalok lamang. Pag tuyo na ang balon, ay sisipatan natin siya. Naintindihan mo? Pwede ba bitawan mo ako? Siya na siguro yan. Alam mo na ang gagawin mo. Magtatago ako at panunori mo kayo. Oras na magkamali ka, eh pagsisisihan mo kung bakit ako'y pinanganak. Tandaan mo mga sinabi sa'yo, ha? Merry Christmas, sweetheart. Merry Christmas. Ay, siya nga pala, ito para sa'yo. Yan ang paboritong pabong. Talaga? Thank you! Ay, siya nga pala, meron din ako regalo sa'yo. Sige, kami natin sa loob. Sige, gusto. Sandali lang ha, sa kunin ko yung regalo ko sa'yo. Teka muna. Meron pa akong bibigyan sa'yo. Ang sing-sing niyan ay minanapan ng aking mama sa'yo. At ibinigay niya sa akin upang ihandog ko sa babae. Nakakasal ako. Sweetheart, hindi mo pa ako masyadong kilala. Ikaw ang iniisip ko. At ikaw ang babae na aking pakakasal ako. Bakit mo ba ako sinama rito? Stop mo lang ako sa iyo eh. Siya nga pala. Ba't mo doon pinarado yung kotse mo sa kanto? Shhh! Dapat tinatanong eh. Kasi nagkakusap ko nga ng mayroon sa telepono. Ang sabi niya sa akin, umas na mga olds niya. Eh, Chempo. Ano, Chempo? Sige, ikaw ang bahala. Dito ka lang ha. Ha? Pag may dumarating, sumipol ka ha. Ha? Sige. Dalihan mo ha. Tarantado ko talaga, oh. Nag-aagaw ng oras ng tao, eh. Diyan ka lang, ha? Oh, sige, dalhin mo.
Talaga bang wala sila? Bumumalik silang kapamilya. Ito ang tinatawag kong malaking swerte. Alam mo ba, darling? Matagal ko lang pinanampi ka ng pagkakataon ito. Ulalala. Sigurado ng milyones natin. Alam mo, darling? Sabik na ako sa'yo. Hindi ako makakain. Hindi ako makatungo. Darling, anong ginagawa mo? Bakit mo pinulit yan? Hindi ba kailangan gawin yan? Hindi ba magmamadali eh? Papa! Huh? Papa! Kaya ka ha? Tatayo mo pa rin ang anak ha? Ay, talaga pa, patay ka! Nakakamaliyo kayo. Mayroon ang katalong victim. Kasi mayroon naman magpapaluwanag. Bakit tumatala ka pa sa alam mo kukunin? Kaya mo naman yun eh, dati eh! Bakit? Baray! Ayan! Nakawala tuloy! Kasi bagal-bagal mo eh! Dali, sige! Kinakailangan makalis tayo dito sa Manila. Bakit? Ano ba nangyari? Saka man lang malalaman. Dali, sakay na! Morning, Ma. Morning, Leo. Ito. Oh, hindi naman din yung kanya kwarto? Akala ko, nandito na siya eh. Naku, Mama. Siguro ko siya naman nagpunta kagabi yun. Kaya hindi nagising na maaga. Aring! Gisingin si Tito. Sabay-sabay na kami mag-almusal. Nakita ko itong tulad ni Tito sa baba ng kanyang kama. Saan siya naroon? Ewan ko. Nang pumasok ko ako sa kwarto, wala na dun eh. Ano ang sabi sulat mo? Maaga daw siyang umalis at susundin niya si Tito. Doon daw siya magbabakasyon sa hacienda ng mga dalawang linggo. Babakasyon? Pero dala naman daw niya ang kanyang mga libro upang mag-review. Naku, maliwala kayo mag-review sa probinsya. Eh, kung dito, hindi umahawak ng libro eh. Sisiyo. Ewan ko ba? Walang pumasok sa isip na kapatid mo yan? At sabi mo, Ma, nasangkot na naman siguro yan at may pinagtataguan. Ang hirap nito eh, pareho kami ng mukha eh. Panalituloy ako na pagkakamanan ng mga iniiwasan niya. Hmm, mabuti na nga yun. Na hindi gabi-gabi kung saan lang mo pupunta. Anong mapupunta niya sa probinsya? Pagkagat ng dilim? Ewan ko, Ma, pero palagay ko nandito lang yun eh. Tayo na kumain? Ari? Oo. Ilabas dito mga pagkain. Tayo na ako. Kay hirap pala ng ugyat dito sa pulong bayabas. Ngunit subot naman ng sarap ang pungang iyong mapipitas. Magaling sanay, mahulog ka. Tignan mo kung sa luhing kita. Kahit tuhod mo'y mabali pa, sa akin ay walang kwenta. Hoy, matan mo ang napita, manibalang nabayabas. At kay lutong pagkinagat, tikman mo't kay sarap-sarap. Kahit isa ay hagisan ng aking ngang matikman. Ang bibig ko'y natatakam, kaya ako'y iyong bigyan. O lalaking tamad, ano't bibigyan kita? Ayaw mong magpagod, ngayon'y magpasensya ka. Balat man at malinamnam, dehing gaybi kita. But on one condition, mag-goli ka muna. Para mo nang awa, bigyan mo naman ako kahit dehing goli.
ay panay ang hesbi ko. At minsan sa isang buwan, ako'y naspo-naspo. Kaya amoy suka ang nasisinghot mo. Ayun ang isang hilog sa may bandang dulo. Akong nakakita, para sa akin ito. Ako muna dito, dapat sa akin ito. Akong nakakita, kaya akin ito. Ako muna dito, dapat akin ito. Akong nakakita, kaya akin ito. Sabi siyo akin yan, kita mo, kita mo. Nang matira dito yung si Kamaynilag yan, eh, lagi ka nang nawawala sa iyong sarili, ha? Lola naman. Hoy, hoy, bata ka. Hindi mo na ako mapaglalakuan. Maputi na ang buho ko. At daan ko na ko sa katayuan mo yan. Masama mo bang maisip ko siya? Eh, talagang hanggang ngayon naman mo, eh, ninimervis na ako dahil sa nangyari. Isipin mo lang mo kung naging grabe ang pagkapadisgrasya sa kanya. Kaya? Yan nga kaya talagang nasa sa isip mo. Wala. Ayun, nagpapahinga na. Alam mo, nainip lang ako dun sa amin eh. Kasi wala akong makapintuhan. Ay, mabuti naman kung gayon. Eh, Tikyo, eh, sa palagay mo kaya, eh, hindi maghahabla yung kaibigan mo. Oh, hindi mo. Tsaka kaya bait-bait naman yun eh. Tsaka isa pa eh, wala naman humilis ka lang sa pangyayari eh. Eh, hindi kaya mas mabuti eh, ipagbigay alam natin sa mga magulang niya ang nangyari. Baka kailangan madalas sa hospital eh. Baba, huwag na. Eh, sabi eh, konting pahinga lang gawin eh. Ayos na. Tsaka alam mo, hindi ko si Betty Chito ang mama niya eh. Baka mamaya, maalaman pa yun, eh sila pa magdemanda. Ah, ganun ba? Eh, kung yan ang palagay mo, ay di mas mabuti na ngang huwag na tayong kumibo. Ay, umiisip ko kasi, baka hindi siya makapagpahin ng mabuti sa mga iba doon. Mukhang mayaman eh. Baka hindi siya na nag-uwi sa matigas ng papan. Ah, hindi. Alam mo, wala kang alalahanin sa kanya. Akala mo, okay yan si Chito eh. Ang usin makisama niyan. Kaya nga eh, pupunta ka niya sa siyembe sa kanila, sabi niya, pagod na raw sa buhay may nila. Naku, baka hindi siya sanay sa pagkain namin dito sa probinsya. Naku, ay basta hindi mo ba hahaluan ng kahoy ng pagratong? Si Ariklado. Ang Lola naman siya, wala naman. Lola! Lola! Oh, Lola! Bakit Miling? Napaano na? Si Magsito, nagising. Nagpapahamag daw ng marunong manghilot at may sakit daw ang katawan niya. Ay, naku. Eh, saan ba tayo kukuha ng manghihilot eh? Wala na akong nalalaman dito sa probinsya. Sityo, baka marunong ka? Ay, ibig sabihin, maghihilot ako kay Chito? Oo. Ay, naku, yun yung hilot ko. Plastado hanggang ngayon. Paano kaya? Lola, mabuti pa kaya puntahan ko magandali. Baka nga ako sa mga pakiramdam nun eh. Kayo nung unang balat yung niluluto ko. Oo, oo, sige. Ay, saan ka pupunta? Eh, dito sa mountain si Mary ko. Anong maling mo maghilo? Eh, bata-bata mo pa. At ano naman ang gagawin ko dito? Eh, mausog mo pa ako. So, ano ko, duwende? Huwag ka na kumamaroon, dito na lang tayo. Eh, bakit ba? Anong gagawin natin dito? Doon mo mungutay ang bayabas, oh. Bayabas? Oo, oh, liga. Ayun, oh. Wala pa ho ba? Ay, teka, titignan ko. Eh, eto na siya. Eto na. Eto na. Ano ba? Bakit po? Ano nangyari? Ako, ewan ko ba, Mele? Ba'y pagkagising eh. Dumatay nga eh. Ano
sanitaryo. O, yan ang problema eh. Doon mo kaya kailangan gamyan. Sa iba yung baryo. Ah, buti nga, pupuntaan ko. Eh, kung malayo eh, baka hindi na umaabutan ang buhay. O, paano ngayon? Eh, bakit ba? Ano bang nararamdaman mo? Ang aking katawan. Ameli, ang mabuti kaya eh, maglagaw mula ako ng daw ng balaba. Papainom natin siya. Ha? Ba't ayon siya mabuti? Kamasahan mo nga ako sa bibig, eh. Baka kumagawa. Eh, hindi ako marunong eh. Baka mahirapan kang lalo. Sige na naman, please. Saan? Dito ba? Talagang masakit na masakit ba? Baka naman masyadong madiin. Ay, dinalikan mo siya. Hindi ko naman sinasadya eh. Kung talagang pilyo ka, ha? Ayamat akong bahala umarin mo sa kanya. Halika, tutulungan kita. Masakit po ang katawan ko eh. Oo, tutulungan kita. Mabuti nga ito eh, para ma-insari itong gilde ko. Sino nga ang senyo? Ako! Hindi pa naman nananalo sa akin yan eh. Eh, paano ang daya-daya mo? Siguro mo daya! Siguro ang sabi sa'yo! Hindi raw! Tama na, baka mag-ahoy pa kayo dyan. Mabuti pa, Tito. Naturoan kitang maglaro nito. Para wala naman akong makalarong madaya, hindi ka gaya nito. At madaya ba ako? Oo, talaga naman ah! Eh, Liling, ang si Mary ba marunong maglaro niya? Ang si Mary ba? Naku, si Yota ang pinatumulutin sa buong bari namin. Patunayan niyo, wala akong nakakasalo dun eh. Oo. Oh. Eh, ang dahil pala niya malalaman, ano? Parang siya mag-alaga ng isakit, marunong magluto, marunong pumuksuka. Aba, talaga? Siguro. Dami dumidigo sa kanya. Hindi naman. Ang ilagay eh, lahat lang ng binata dito sa amin. Ha? Oh, ba't nagulat ka? Maganda naman ang sumeri ko ah. Uy, patay ka na dapat ah. Hindi po, si Rosa, sabi sa'yo, hindi eh, po. Liling, sa mga lumiligaw sa kanya, eh, wala ba siyang nagugustuhan? Ewan po, bakit hindi mo sa kanya itanong? At saka, bakit ba usisa ka ng usisa? Siguro, may gusto ko sa kanya, no? Hindi, eh, ako naman, wala. Parang nagtatanong mo naman ako eh. Eh, Liling, para meron ko pambili ng kakanin, no? Sige, salamat ah. Teka muna ha, pisin na kong uwi na nga po. Bakit ho? Totoo ba sinabi ni Liling na maraming lumiligo ng binata kay Liling? Naku, hindi ho. Maniwala kayo dun. Ay, naku, salamat po. Ito, para sa'yo. Baka hindi ka bigyan ni Liling. Salamat ho. Ang totoo eh, hindi lang mga binata dito naliligo sa aling Nelly. Pati ho yung mga talukay doon ng iba yun. Hindi lamang yan. Yan sa bundok na yan, nagmumula ang aming mga patubig sa aming kanina. Kaya dito sa aming nayon, kahit na hindi umulan eh,
patuloy pa rin ang aming pagtatanim. Maganda. At talagang maganda. At alam mo, maaari ka rin mamaril dyan. Mamaril? Oo. Maganda. Oo, talagang maganda yun. Eh, hindi naman yung bundok na yung sinasabi ko. Kundi yung dalagang kapiling ko. Alam mo, ang dami isang nang huhuli siya. At madalas, kapag namimimit ang tsubado, ang mga huli niya ang aming inuulam. Alam mo ba, para bang lahat ng bagay dito biyaya ng Diyos, na po siya nang ibinigay, para maging magang ang mga pamumuhay niyo dito. Ganyan ang ayos ng lahat dito pagkatapos ng kanilang. Ang mga magsasakay abala sa pagpapatuyo at pag-iing kami ng mga pangalaman. Wala nang panahon para sa kasayahan. Aba, meron din naman. Kapag may kapistahan o araw ng linggo, ang mga lalaki lumuluwas sa bayan para magsabo. Mahilig ka ba sa sabo? Konti. At ang mga babae naman eh, hindi lang manatili sa kanilang mga bahay. Pero ang lahat ay masaya. Naku, lalo na kung may pabayani. Sabay ang kainan at tugtugan habang gumagawa. Alam mo, nakakingit ang buhay niyo rito. Palibasa eh, wala nang mapuntahan sa pagkakabigilin. Kahit karamihan, nandun na sa kanilang mga tahanan at natupan sa kanilang. At ang iba naman, karamihan naman sa mga matatanda ay natutulog na sa mga oras na ito. At meron din namang mga binatang umakyat ng ligo sa mga dalagang naibigan nila. Meli, marahil eh, hindi nalihim sa'yo ang aking nadarama. Alam mo kung hindi ka lamang palaging umiiwas sa akin eh. Matagal ko na sana'y pinagtapat siya ang aking ilogaw. Tito, huwag mo nang itiloy. Alam kong nabigani ka lamang sa katahimikan ng buhay dito sa amin lalo. Sapagkat ito'y naiiba sa gulo at ihoy ng mayroon. At kung ano man yung nadarama mo, yan ay isang kabiglaanan lamang na maaari mong pagsisihan pagdating ko. Meli, matagal ko nang pinabisita ng bagay na ito. At naipasya ko sa aking sarili. Na ito ang uri ng buhay na matagal ko nang hinahanap. Parang nangyari yan sa'yo. Sa isang katulad mo na lumaki sa siyudad at namulat sa lahat ng mga karamihan. Nelly, ikaw ang aking inibig. At ikaw ang babaeng pakakasal. At sa pag-aya ko siyang pakasalay, hindi ko balak na ilalipad dito sa inyo. Nag-aalala ka bang magiging alaman ako sa iyong pamilya? Hindi, Mede. Ipagmamalaki kita kahit na kanina. Sa pag-ibig na inihandog ko siya, kasama ang aking buong puso at pagkatao. Sapagat ikinararangal kita. Kaya lang eh, mas gusto ko ng buhay dito. Patawarin mo ako, Chico. Kung ako'y nag-alinlakan, lamang ay hindi pumalis sa aking isip ang agwat ng ating pamumuhay. Kalimutan mo ng bagay niya. Walang kinalaman ang ating katayuan sa ating pagmamahal. Kung papayag eh, ibig ko sanang hilingin sa iyong lumuwas tayo sa Manila upang makahingi ako ng pahintulot sa mama. Hindi kaya nararapat na kayo ng iyong mama ang mamanhikan dito? Dapat na. Pero alam mo eh, mahina ang puso ng mama. At masama sa kanya mabambiyahan. Kaya kumari sana eh, isama natin si Lola Chede at si Mamba doon. At tayo na lamang pumunta doon. Kung papayag ang aking Lola, ay iwan ang dahilan mo kung ako'y tumalik. At ipinangarap ko sa'yo, wala akong hahangarin kundi ang kaligayahan. Salamat, Tito. Sana'y naging karapat-dapat ako sa iyong pamahal.
sila, Amelia. Kakusapin ko lamang mama. Alam mo, sumasa niyo yung bibigla eh. Dito niyo lamang rito. Oo. Huwag ka na magtatagal, ha? Lola, mali na, ha? Oo. Diba daw? Alam ka palang bayaman si Tito? Malaki ng bahay? Oo na. Akala ko nung ihatid natin si Tito eh, pinakamalaki na yung kanilang bahay. Palang mas malaki kayo ito. Nakakaya ba kami makarinig sa atin eh. Ang kaya umakya? Ma! Lali, saan ka na galing? Ang mama naman oh. Ilang buwan na ako na wala eh. Ilang linggo lang pala eh. Napagkama na naman ako si Rene. Tito! Ito naman kasi bata ka eh. Okay. Hindi ko na nalalaman kung ano nangyayari sa'yo. Biglang-bigla ka na lamang umalis. Ngayon naman ay basta ka darating ang walang pasabi. May kurayo naman sa probinsya. Maman naman, makakapag-isip pa naman ako sumulat nun eh. Enjoy na enjoy ako sa aking bakasyon. Kaya nga ako bumalik dito kagad eh dahil miss na miss ko na kayo eh. Ayun, basta't mag-enjoy ka, hindi ba rin mag-alala mga kasama dito sa bahay, no? Magaling din naman, ano? Be, bakit naman kayo mag-aalala? Eh, tahimik naman sa probinsya. Tsaka kaya kong pangalaga ng aking sarili. Talaga bang sa asyenda ka nagbakasyon? Aba, oo, mama. Tsaka alam niyo ba, mayroon ako surpresa para sa inyo. Ano surpresa? Ma, natagpuan ko na yung babaeng pakakasalan ko. Lumalabas din ang katotohanan, ano? Di hindi nga sa asyenda nang galing. Ano bang hindi? Sa probinsya ko siya nakilala, ma. At nasa ko makakasundo mo siya. Makakasundo? Anong pamilya siya? Kilala ko ba? Hindi mo siya kilala, ma. Hindi mo siya taga-baryo natin. Pero napaka-bait at napakaganda pa, ma. Wala akong pakilam kung maganda o mabait man siya. Hindi ko gusto mag-asawa ka sa sino mang hindi natin alam ang pinanggalingan. Pero mama, hintay mo muna makilala mo siya. Para ano pa siya kailangan makilala ng mama? Sa ngayon siya yung paliwanag sa isang babaeng hindi karapat-dapat ihalo sa atin ang kanil. Para kung nakikita ang babaeng diyan ay mapagsamantala. Ibig niya magsama sa sakayman ng mamanahin mo. No, Ian. Huwag na natin pahabain ang isapan. Hindi ako makapapayag. Hindi. Pero, mama. Tama na, Iho. Alam ko nabibigla ka lamang. Pag nakita mo ang dati mong kaibigan ay malilimot mo din siya. Hindi niyo ako naintindihan, mama. Iniibig ko siya at pinangako kong pakakasalak sa kanya. Hindi ako nagpunta rito para magtanong kung ano dapat mong gawin. Sinasabi ko lamang sa inyo sa pagkat kayong aking niya. Ang ibig mo sabihin eh, hindi ka susunod sa pagustuhan ng mama. Ang ibig ko sabihin, susundin ko tinitibok na aking puso. At wala kang pakialam. Tulad ng hindi ko pakikialam sa pagpili mo kay Magda. Bakit? Ano ba pagkakaiba natin? Nang napili mo ay may kaya? Binabala ang kibos dito. Pag nagpilit ka eh, pagsisisihan mo yung gagawin. I'm sorry, ma. Hindi ko gusto ang saktan kayo. Pero lalang hindi ko magagawa, talikuran ko siya. Mama. Ginawa ko ng tungkulin ng isang anak. At akala ko'y kasisiyan yung natagpuan ko ng aking kaligaya. Talagang matigas ang ulo mo, ano? Dapat nang sumunod sa mama. Marunong ang Diyos, mama. Alam niyang darating rin itong pagkakataon na kailangan magkahiwalay tayo. Kaya kami dalawa ni Rene binigay niyo sa iyo. Rene, ikaw na sana ang bahala kayo, mama. Hindi mo sinabigyan ng samahang doon. Hindi, Miss. Sama-sama tayo.
ko. Ang dami ko. Tanggapin mong kwintas na ito. Maging ako'y nasa tabi mo, umalayo man, ang kwintas na ito magpapatuloy mo. Tapat kong pagmamahal sa'yo. Napakaganda, Chico. Maraming salamat. Ano naman kayang maihahandi ko sa'yo? Naibigay mo na sa akin ang pinakamalagang regalo sa aking buhay. Nang sumagot ka ng oo sa aking buhay. Isang bagay lamang ang inaramdam ko. Alam kong kanina, habang tayo'y kinakasal, hinahanap-hanap mo yung mama at ang iyong kapatid. Matagal kong pinangarap na kung sakaling dumating sa akin ang sandaling ito, ay makapiling ko sila at makahati sa kaligayahan. Ngunit sila na rin ang pumatay sa magandang pangarap niya. Sa harap yung mga araw ng ating pagsasama, sisikapin kong mahandugan ka ng pagmamahal at paglilingkod na maaaring makatakip sa mga naging pagkukulang sa araw na ito. Wala kang dapat pagtakpan mo ito. Sapagat silang nawalan at hindi tayo. Hindi nakita nila yung magandang nilipag. At ang mama naman, hindi rin na nakitang kuliran niyang manugan. Pero baka sakaling dumating ang araw na makilala ka nila yung lubusan, sa kanila malalaman ang kanilang pagkakamali. At pag dumating ang araw na iyon, sisikapin kong mapamahal sa kanila. Tignan mo na. Eh, bakit ba sila pag-uusapan natin? Sa mga sandaling ito, walang mahalaga sa akin kundi ikaw at ako. Tayong dalawa naman. Chief, sana'y maging tarapat-tapat ako sa iyong pagmamahal. Darating na alam mo naman yun eh, marami lakad. Iyaga, sa sinasabi yun. Sabi natin mo. Gusto naman o, sabi na. Ay, lakit. Duro naman tayo. Pinsan ko. Mag-insan kami rin. Pinsan pala. Tama pala mga sinasabi nyo sa akin. Kaya magmula ngayon, ay malaya ka na. Goodbye. Rene. At totoo mo ang sinasabi ni Magda. Ang totoo, ikaw kung ang pinag-uusapan namin eh. Huwag mo kong lulo ko rin. Sandali na. Ma, gising pa kayo. Di ba kabiling-biling ang doktor mo kayo magpupuyat? Hindi pa ako inaantok niyo. Nakatulog kasi ako kanilang tanghali. Ma, ano yung surat niya? Kino mong galing? Sa magaling mong kapatid. At ibig pa yata ipakilala sa akin na hindi na kailangan ng aking tulong. Tingnan naman natin kung hanggang saan siya tatagal. Ma, maaari bang mabasa yung surat? Dearest ma, ibig kong ipaalam sa inyong maayos namin na itaos ang aming kasama. At masayang-masaya kami ni Medi. Naging masakit nga lamang para sa akin na kayong dalawa ni Rene na kapwa mahal sa akin